ngayon po, pakinggan niyo itong mga scriptures na babasahin ko sa inyo. Sobrang ganda po ng mga ito, kaya manalangin kayo na ipaunawa sa inyo ito ng banal na espiritu na teacher ng mga tunay na Kristiyano. Galing po ito sa Ephesians 1 verses 1 to 14. Sa Tagalog, Efeso. Pakinggan niyo po ang mga sinabi ni Apostle Paul sa mga tunay na believers ni Kristo. Sabi dito, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Mahal kong mga pinabanal sa Efeso, mga matatapat na na kay Kristo Jesus. Well, tingnan niyo po ang tawag sa mga tunay na Christians o believers noon sa English version. Ang sabi ni Apostle Paul, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Nakikita niyo po yun, ang sabi, God's holy people, tsaka faithful in Christ Jesus. Then sa mga sumunod na verses, ang pagpapatuloy po ni Apostle Paul, ang sabi niya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para, tingnan niyo po ang sinabi rito, para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Napakaganda. So yun lamang na nakipag-isa kay Kristo ang binigyan ng spiritual blessings na ito po ay galing sa langit, hindi sa mundo. Hindi ito galing sa tao. At sila yung alam na ng Diyos. Kasi all-knowing God siya. Kaya alam na niya kung sino-sino ang mananatiling sumusunod sa Kanya. Kasi hindi po nangangahulugan na mayroong favoritism ang Lord. Kaya sinabi rito na bago pa man likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Well, ibig sabihin niya, all-knowing God siya, alam na niya yung mga taong mananatili sa Kanya para maging banal at walang kapintasan. So noon pa, wala pa yung tao dito sa mundo. Alam niya kung sino-sino o alam na niya kung sino-sino ang mabubuhay sa mundo na pipiliing maging banal. Yan po yun. And sabi po sa verse 5 to 14, noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. And then, sa mga sumunod na verses, napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Well, ano po ang mga ito? Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Ito po yung wisdom and understanding na galing sa Diyos
hindi po sa tao. Para po saan? Para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon, at ang plano niya ay pag-isahin, ito gustong-gusto ko po ito eh, at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipa sa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Para sinasabi sa English, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. So ang pag-iisahin lamang po ay ang lahat ng nasa heaven at lahat ng nasa earth na, ito pong gusto kong maintindihan nyo, na nakipag-isa o nagpailalim sa Panginoong Jesus. So pakinggan nyo po ang mga sumunod na verses 11 to 14. Ang sabi rito, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon, panguna, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan, tingnan niyo po yung sinabi, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. So maliwanag po rito na may mga pinili ang Panginoong Jesus. Sino po sila? Sila yung mga nakipag-isa sa Kanya. Hindi yung sa mga tao na tagamundo na hindi nakipag-isa sa Kanya. Mga taong hindi pinag-aaralan ang salita niya. Kaya kahit ano pa ang meron sa kanila, tatawagin pa rin sila na hindi nakipag-isa sa Panginoong Jesus. Then sa mga susunod na verses, makikita naman po ninyo ang magandang plano ng Diyos sa iba o sa iba pang nakipag-isa naman sa Panginoong Jesus. Sabi rito, ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Kayo man, kasama na po tayo rito, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita, kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda, nakita niyo po yun, bilang tanda o seal na pagmamay-ari na niya kayo. O sa English, ang sabi po, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So yung naniniwala at tunay na nakipag-isa lamang sa Panginoong Jesus ang binigyan ng seal ng Holy Spirit. Para po ano? Para itong garantiya ng mga matatanggap mula sa Diyos para sa mga anak niya. In verse 14, ang sabi rito, ang banal na Espiritu, ang katibayan o ang proof, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Yan po yung habang buhay pa tayo, na nandito pa tayo. Then, pinagpatuloy ang ipinangako. Kaya ang sabi po rito, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Yan po yun eh. At dahil dito, papupurihan siya. Yan naman po yung pag nakapasok na tayo sa langit. Kaya pag nabasa niyo po sa Book of Revelation, ang mga believers sa langit ay laging nagpupuri. Day and night, ang mga anghel doon nagpupuri at sumasamba sa Diyos.
So, dito po, pinapaliwanag ni Apostle Paul na ang mga tunay na believers of Christ ay mayroon seal of the Holy Spirit. Diba? Ang sabi po sa verse 13, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So, ang seal na ito, again, ang nagpapatotoo na nasa sa atin talaga ang Holy Spirit. Kasi tayo at ang buhay o life natin ay nababago. Nakikita sa buhay po natin ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na tumutulong sa lahat ng nakipag-isa, meaning sumusunod sa mga utos ng Diyos mismo. Kaya, ang sabi sa sumunod na verse, verse 14, tungkol sa Holy Spirit na markado sa buhay natin. Ang sabi rito in English, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Sa madaling salita, ang taong Kristiyano na nabubuhay pa dito sa lupa ay siguradong ginagarantiyahan na makukuha niya ang mamanahin niya sa langit. Bakit po? Kasi ang evidence ng pagbabago ay nakikita sa bago niyang pamumuhay. Hindi niya ito binabago-bago. Tinututukan niya ito gawa ng pagtulong ng Holy Spirit. Dahil alam niya na siya o tayo ay seryoso at determinado na isa lang ang gusto una sa lahat. Ang masunod ng masunod ng masunod ang Diyos. Tutok na mapasaya ang Diyos sa lahat ng oras, hindi sa konting oras lamang. Well, dito po umiikot ang kabuuan ng kanyang katauhan. Ito ang pinaka-importante sa kanya. Walang makakatalo sa posisyon na ito ng Diyos sa buhay niya. Kaya, in return, hindi siya iniiwan ng Holy Spirit na nagtatak sa kanya na siya ay anak ng Diyos dahil ang Holy na Spirit lang ang tunay na nakakaalam ng tunay na umiibig sa Diyos na nasasatisfy siya. Walang makakasatisfy sa Diyos na hindi siya ang inuuna sa lahat, again, sa lahat ng bagay sa mundo. At alam niya na hindi ito madaling gawin ng tagamundo. Kaya ang pinadala niya ay ang mismong banal na Espiritu na kayang gawin ng lahat, sa lahat lamang, again, sa lahat lamang, ng mga umiibig sa Panginoong Jesus, katulad ng klase ng pag-ibig na ipinakita niya sa Ama na nagsugo sa kanya sa mundong ito para mapakita niya, meaning si Jesus, mapakita niya sa cross ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao na makasalanan. Ang pagtubos niya sa tao sa kasalanan ay makikita lang niya na pinahahalagan ng taong pinag-alayan niya ng buhay sa cross kapag sila ay umibig din sa Diyos katulad niya. At makikita po ito sa pag-ibig din na pinapakita ng tao sa kanyang kapwa-tao.
Tandaan niyo po yan. So matutupad lamang po ito kapag ang mga tinatawag ng Kristiyano ay mabubuhay din katulad ni Kristo. Mabubuhay lang ang isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita nang walang tigil. Habang humihinga ang salita niya at pagsunod dito, ang pagsusubaybay rito, ang patuloy na binabantayan, tinutulungan ng banal na Espiritu Santo hanggang ang mga ipinangako ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit na walang hanggan. Yan po ang napakahalagang mensahe na pinaiiwan sa inyong lahat ng Diyos na nagmamahal sa inyo na walang katulad. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to TROMS Go. TROMS Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMS Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMS Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's word to Pastora Emerita. Receive your now word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMS Go community.